Hello, hello, hi, hi, and welcome to another video dito sa Mimita Chinita channel. And for today's video, I'll be talking about my experience as a newbie affiliate marketer. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please make sure to hit on that subscribe button for more tips on social media content creation. So when it comes to affiliate marketing, mga magti-3 weeks ko na tong ginago at continuously nag-research ako. And apparently, yung research ko before ako mag-start is very mababaw lang. Pero sa video na to, ang isa-share ko lang is yung mga pang-beginner lang muna para hindi rin kayo ma-overwhelm. And for you to decide also kung ano yung magiging strategy nyo. So, ang mga isa-share ko sa inyo ay ang aking research process, ang sign-up process, and also yung aking naging strategy for the first 3 weeks. At hindi lang yon, sabi ko nga sa inyo, patuloy lang ako nagre-research din ng affiliate marketing. So, meron na akong next step for my next 30 days and I will also be sharing that with you also. Alright, so mga nagtatanong, ano ba ang affiliate marketing? So, affiliate marketing, it is parang referral lang siya. Ganito yan. Kunwari, meron ka nagustuhang product or service, sabihin natin salon. Natuwa ako sa ginawa nilang pagkukulay ng hair mo. Tapos, chinika-chika mo ngayon sa mga friends mo na, uy, ang ganda sa salon na to. Tapos, yung mga kaibigan mo ngayon, pumunta doon sa salon na yon. Tapos, sinabi nila na, uy, magpapagawa kami dahil sa nirecommend to ni ganito. So, parang ganun yung affiliate marketing. People will end up buying something because you recommended it. And these people also use your affiliate links. So, bakit mo siya kailangan gawin, di ba? Well, kung ikaw ay isang taong mahilig gumawa ng product reviews, definitely, this is something that is for you. And if you're also someone who's looking for a passive income, this is also something for you as well. Kasi, let's say for example, meron kang content, whether that's a video, a post, or what have you, as long as it is posted online, and someone sees that post and ends up clicking on it, buying on that product, kikita ka pa rin kahit sabihin natin that has been like a year ago, 3 years ago, or 5 years ago. As long as that link exists and syempre that product exists, kikita at kikita ka pa rin. So, for my research process, kasi nga, it sounds like, ang dali lang naman pala, gagawa lang pala ako ng link, magpo-post na ako, kikita lang ako. It sounds so easy, pero hindi siya ganun kadali. And hindi rin ganun agad-agad kalaki yung kita. So, huwag ka munang mag-resign. Baka mamaya, so yung mga mag-affiliate marketing lang ako 24 hours a day at kikita na ako ng limpak-limpak na pera. Hindi po ganun yon. Medyo matagal siyang proseso at sinabi ko nga sa inyo, matinding research yon. So, the process may sound easy, pero when I did my research, parang hindi man ako na-overwhelmed, pero dun ko na-realize na hindi rin siya ganun kadali. Diba? Kailangan meron ka talagang strategy din kung paano siya gagawin. So during my research, ang mga napuntahan kong YouTube channel, I forgot his name, Mike, ano, pero yan, that's his channel. Siguro during the editing ko na lang ayusin. And then, si Sophie Lee. Sophie Lee was mentioned on the video that I watched from Mike's channel. And pinuntahan ko yung blog niya, doon talaga ako na-convince na si people yung magsabi na maging out na yung blogging. Nako, kita niyo naman si Sophie Lee. She just recently started. Alam ko, wala pang 10 years yung ginagawa niya na blogging and ang dami niyang nilalagay na affiliate links. Tapos kumikita naman siya ng malaking pera. And the last one is si Hopi, kasi syempre I went with a Filipino. Although Filipino naman si Mike, pero at least Tagalog kasi siya nagbibigay ng tutorials. And what I like about her is talagang step by step yung binibigay niya and very realistic. And so yung sinalihan kong affiliate, dapat marami daw. Pero since I'm only starting, I'm only doing this 3 weeks pa lang, nag-start ako sa pinakasimple. Syempre yun ang Lazada affiliate program. Dati daw, medyo mahirap siya kasi may number of followers, tapos ang dami pang requirements na kailangan. This time, it's so easy, like sobrang dali. So, punta muna kayo sa inyong app. And then, kapag kayo ay nasa app, scroll nyo lang siya. Tapos makikita nyo yung Lazada affiliates. Tapos, click nyo lang yon. And then, from there, tapos na. Ako yung nakikamali, parang kailangan lang kayong mag-confirm ng email address or something. Basta meron lang kayong gagawin na i-confirm nyo lang. Tapos kapag nagawa nyo na yon, okay na talaga siya. Wala ka nang antay na
like application process or anything, talagang pwede ka na mag-start right away. And that's what I have done. So ang unang-una kong link na ginawa is yung Olaplex. So for those who are following me sa aking Mimita Chinita page, makita niyo na pinost ko 'yan. And kaya ko siya pinost kasi prior to me being part of the Lazada affiliate program, nagpost na ako ng review on Olaplex number 3 kasi gandang-ganda rin pati ako sa product na yun. So feeling ko kapag naglagay ako ng review doon, eh talaga namang magiging powerful siya kasi it's genuine. Well, basically yung mga naging strategy ko, eh napakasimple lang dahil learning pa lang ako din. Ang ginagawa ko lang talagang inaaral ko lang, nanonood lang ako ng mga videos, nagbabasa lang ako ng mga articles ko, anong mga kailangan ko pang gawin, how I can improve, ano pa yung mga kailangan kong terms na maintindihan, so on and so forth. And, well, I am doing my research. Yung pwedeng puro research ka lang, wala kang ginagawa, diba? So, ang ginagawa ko rin, post lang din ako ng post sa social media accounts ko, which is sa Facebook lang at saka sa Twitter. Yun, hindi ko man na masyado pinapahirapan yung sarili ko na gagawa pa din ako ng content sa Instagram. Tapos yun sa My Story ko rin, pinapost ko rin siya. And syempre sa YouTube channel ko, if ever there will be some products na ginagamit ko, tapos meron na ka-affiliate link doon, edi ilalagay ko na lang siya sa description. So yun lang ang ginagawa ko. Pero hindi ko siya masyado ginagawang everyday kasi ayoko din masyado ma-overwhelm with the whole process. Ginagawa ko lang siya like every other day. Pero yun nga, at least ilang products na rin siya, di ba? Kapag inintindi niyo yung Lazada report, when it comes to your affiliate links, ang mangyayari dyan, for the first 3 days ng buwan, wala mo na kayo makikitang numbers or anything, like kita, parang 0-0 muna makikita nyo. Pero kapag fourth na ng buwan, doon yung makikita kung magkano yung actual na kita nyo. In my experience, para lang siya madali, pero a lot of research really comes into play. So, ang plano ko for the next 30 days to improve the performance ng links and hopefully, kumita na rin. Ang plano ko is gumawa muna ako ng talagang blog or website. Actually, meron na akong mini website, as I call it. Yung mini website, and it's like really a way for me to create a link in bio. Gamit ko yung Beacon. So, I'll be posting on the description box yung aking link na pwede nyo rin gamitin so that you can also get a $20 credit or $10 credit ata if you decide to sign up. So, ano ba matutulong kasi ng pagkakaroon ng mini website or ng actual website or blogs? Well, for me, kaya din ako nag-interested na gumawa ng mini website kasi una sa kailangan ko talaga ng link in bio para malagay ko siya sa iba kong social media accounts. And also, ang ganda kasi noon kasi nakasummarize na lahat ng links ko doon. So, punta na lang kayo doon. Pag pumunta kayo, makikita nyo yung iba-iba pang products na pinopromote ko. One of my goals for the next 30 days is sana makakreate na ako ng vlogs. Meron akong mga lumang vlogs in the past. I'm not sure kung i-recycle ko na lang sila, i-revive ko na lang, whatever. Or magsasign up ako sa panibagong blogging platform. I'm gonna check my options. And, syempre, from there, dun ko ipapost yung more of my reviews, more of my list, para talagang that blog is dedicated for all of my affiliates lang. So, there you have it. I hope you learn a little bit sa affiliate marketing. Wala naman ako masyadong bagong shinare compared sa ibang mga affiliate gurus na dyan. I'm just really sharing with you what my experience has been so far. And syempre, kung may mga affiliate experts na dyan, affiliate marketing experts dyan, and wants to share like something actionable that I can do, I would really appreciate that. So, thank you so much for watching and I hope to see you in the next video.